Nagkukutkot pa rin ang kalooban ni Sandria hanggang sa dumating sa bahay. Nakakainis. Anong tingin niya sa akin? Chip, ang lakas ng loob. Ang kapal. Hey, anong script ang kinakabisa mo? Untag ni Bernard na nakaharap na naman ito sa computer. Anong problema? Sambakol na naman ang mukha mo. Sinungod ka na naman ba ni Minchie? Nag-iba ang tono nito sa huling tanong. Si Minchie ang ex ni Bernard. Tapos na ang problema niya sa akin. Ang away na lang ninyo ang hindi pa. Bumuntong hininga. Siya, hindi ko alam kung bakit may mga taong napakaliit ng tingin sa babae. Si Sick ba ang tinutukoy mo? Marahas nitong tanong. Nagkita ba kayo? Anong ginawa niya sa'yo? Umiling siya. Saka nagtuloy sa kwarto. Kasalukuyang naghuhubad ng kasuotan si Sandria nang tumawag si Kate. Kate, mabuti na patawag ka. Bala ko sanang tawagan ka pero naunahan mo ako. Gusto kong ipaalam sa iyo na hindi ako magbabackout sa plano mo. Tama ka. Ang dapat sa mga lalaking bumibili ng moral ng mga babae ay bigyan ng leksyon. Muling sumagi sa isip niya ang diskusyon nila ng anak ni Madam. Men are fickle. Why suddenly change your mind? Kahit nasa kabilang linya ang kaibigan, ay nalalaman niyang natutuwa ito sa kanyang desisyon. Ang plano ay drugs si Sick Alfonso. Sick, napapikit siya. Very ironic. Magkapareho pa sila ng pangalan. Pagkatapos ay bibihisan nilito ng pambabae at may make-up pa. Sa kakukunan ng picture, magugulat na lamang ito kapag nagising. Samantalang sila ng kaibigan ay magdamag na magtatatawa. Nang pumasok siya sa entrance door ng teatro, ay kasalukuyang nagpapa-workshop si Bernard ng jug freeze. Samantalang siya ay lihim na hinihil sa kamay ni Madam. Abot-abot ang paghingi ng pamanhin dahil sa hindi pagsabay sa kanila ni Zeke. Inatake ako ng migraine. Mabuti na lamang at naroon sa bahay si Zeke. Anong masasabi mo sa aking anak? Do you find him irresistible? Napilitan siyang tumango. Oh sure. Pagkasagot niya ay kumuhay na sa kanila si Bernard. Bago ko makalimutan, ipinabibigay ito ng anak ko. Matagal niyang pinagmasdan ng susi sa kanyang palad. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman. Ang kanyang pasya ay kalimutan na lamang ang tungkol dito. Subalit nang maisip ang gagawing hakbang, ni Sick ay nagbago ang pasya niya. Kung nakaisip ng paraan si Kate na gantihan ang taong bumibili ng pagkababae, magagawa niya rin. Tinikom niyang palad. Sumagi sa isip niya na baka may kinalaman si Madam sa napagdiskusyon na nila ni Sick. Pero sa pagkakakilala niya sa matanda, ay hindi itong taong mangungusinti ng anak. Marahil wala itong nalalaman. Tatlong araw ang lumipas, muling tumawag si Kate. Ipinaalam sa kanya na mamayang gabi na ang dinner ni Sick sa bahay. Eksaktong nagbakasyon ng mga magulang nito sa Baguio at marahil ay 2 linggo ang ilalagi ng mga ito. Wala pa ang inaasahang mamahalin sa sasakyan na nakaparado sa tapat ng bahay ni Lakit. Nangangahulugan lang na wala pa ang bisita. Ano kaya ang hitsura ni Sick Alfonso? Manong pakahinto sa tapat ng kulay birding bako si Sandria sa taxi driver. Eksaktong lumapat ang mga panya sa aspaltong lupa nang tumigil ang magarang kotse sa likod mismo ng taksing sinasakyan. Nang bumukas ang pinto ng Cosmic Blue 2000 to Volvo, ay kinwestiyon niya ang sarili kung bakit para siyang tuon na itinulong sa kanatatayon at waring nananabik na masilayan ang taong lula nito. Oh shit, ano ba ang nangyayari sa akin? The guy was over 6 feet tall height. Kasing laki marahil ito, si Eric Bani na bida sa pelikulang Hawk at kasing laki nito, si Sick Villarosa. Nakalikod ito ng isaraang pinto at nang humarap ay naging sintunado ang tempong isinasayaw ng puso. Pamilyar ang kanyang nararamdaman. Maging ang figura nito bagamat natatakpan ng Amerikanang suot ay pamilyar din. Maging ang pagkatingala niya dito at ang pagkunot ng noo. He was strikingly handsome. Ang kamacho ang taglay ay hindi na ikubli ng mamahaling suot. Biglang naging catwalk ang daang tinahak nito. Animo isang modelo habang nagkikislapan ang mga flashbulb. Sa pangigilalas niya nang huminto ito sa patapat niya, isang tao lang ang kilala na may mapanuksong labi, si Sick Villarosa. Lagyan lang ito muli ng balbas, ang paraan ng pagtitik. Si Sick niya. Si Sick ay sinuyod siya ng tingin mula ulo pa baba. Cotton pants na detalye at mabining humahapit sa magandang shape ng kanyang hita. Alam niyang bagay sa kanyang puting sleeveless. Ang kalambutan ng mga tela ay lalang bumagi sa malambot at makinis niyang balat. Hindi nakatakot sa matalas na paningin ni Sandria ang malisyosong mata na humagot sa kanyang kabuuan at matagal na itinungo ng paningin sa pribadong bahagi niya.
Tumikim siya upang ituon ito ang mata sa kanyang mga mata. Wala kang karapatang tingnan ako ng ganyan zig na para ba akong specimen sa ilalim ng microscope. Now we're even. Muli siyang hinagod ng tin. I'm sorry, pero ikakamatay ko yata kung pipigilan ko ang aking sarili na hindi kapagmasdan. Why you look very sexy and seductive. Para kang paborito kong ulam. Nakakatakang. Bahagya pa itong lumapit sa kanya at kumagat sa hangin. Bahagya siyang umuro na hindi obvious na paraan. Kailangan niya ng makakapitan agad na lumambot ang kanyang tuhod. Wala akong paikakaalam kahit bumulagta ka ngayon din sa kalsadang ito. Alalahanin mo, napapanis din ang ulam kapag tinikman maasin. Hindi mangyayari yun, Sandria. Sumandal ito sa poste na nakadikit sa katabing bahay ni Kit. Saka namulsa. Now tell me, anong ginagawa mo dito? May disappointment na nakita sa mukha. Bibisita sa kaibigan. What a coincidence. Of all places, dito pa ulit yung magkikita. Inaasahan kong daratan kita sa kondo pagdating ko. Hanggang ngayon ba naman ay inaasahan mo bang maliligaw ako sa lugar mo? Tinatanggihan mo ba ang alok ko? She gave him a Mona Lisa smile. Nadilihan si Sig mula sa kung saan ilumitaw sa imahinasyon ng ina na larawan ng tagumpay. Kulang ba ang kalahating milyon? Sabihin mo lang, kaya kong doblehin. Anak ako ng producer ng stage play at ako ang tagapagmana ng Alfonso Realty. Kahit may iba ng anak ang aking ama, ako lamang ang tanging lalaki. Hindi mahirap sa akin na maglabas ng milyon. Kahit kasi ay mailalabas ako, just join me in my bed. Go to my place. Nasa iyo naman ang duplicate key. Bahagyang gininaw si Sandria. Nasindak siya sa latoklasan. Iisang lalaki lamang sina Sik Villarosa at Sik Alfonso Villarosa. Dahil yun ang ginagamit ni Madam Da. Hindi nito ginamit ang pangalan ng dinivorce na asawa. Tempting but no. You can buy anything that you want but not me. May isa akong salita. Itanim mo sa makulit at malisyoso mong isip na ako ay di tulad ng panahon. Tinalikuran ang binata at nag-doorbell. Lalo na yung hindi pinagsisisihan ang ginawang pagsangayon kay Kit. Nadilihan si Sik. Pananir na naman ang kanyang ina. Dapat na ba siyang sumuko? Paniniwalaan na ba niyang tama ito? Paniniwalaan na ba niya ang nilalang na ang buhay ay puno ng pagtatanghal? Na sa dami ng hawak na maskara ay kadalasan ang walang ang prinsipyo? Na sa dami ng ginagampan ng karakter ay imposibleng hindi malito? Kahit siya ay nalilito? Kahit hindi niya aminin ay lihim niya itong pinagnanasaan sa kabila ng tahasan niyang sinasabi sa inyo na hindi siya interesado dito. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib ang sabi ng sakanta. Napakalakas ng dalaga sa ilalim ng kanyang yakap at halik habang nagtatalik sila sa ay torture sa kanya. Hindi na ang pustahan nilang mag-ina ang ipinaglalaban niya dito. Inaalok niya ang dalaga dahil nakayuris na siya sa nararamdaman. This is a sexual tension between them. Natitilak niya kung maaangkin niya minsan sa Sandria ay maglalaman na ang nararamdaman niya dito. At kung matupad ang kanyang pantasya, dalawang bagay ang kanyang masosolusyonan. Natalo niya ang ina. At wala nang dahilan para mapalapit siya sa aktres. Sa wakas ay nag-release siya sa hangin. Alright, we'll play it your way. You know how much I want you. Kung magbabago ang pasya mo. Anytime ay pwede mo akong pasyalan sa condo. You're always welcome. Binulong sa napang humindik na dalaga ang adres na kanyang tinutuluyan. Sig, ikaw na ba yan? Hindi maipaliwanag ni Sandri ang kaslam na yon sa mga mata ni Kit habang nakatunghay sa bagong dating. At tila binaliwala ang kanyang presensya. Halika, tuloy ka. Tamang-tama ka darating lang ng in-order kong pagkain. Pinagmadali mo kung papuntahin dito para lang pakainin ako ng pagkain sa labas. Hinihiling mo na lang sana na magkita tayo sa isang restaurant. Medyo bagot na sabi nito. Darating kasi dito sa Sandria. Mabuti at naalala siya. Have you met Sandria? Nagkatinginan sila ni Sig. Hindi pa, ang sabi ni Kasniya kasabay ng pagsabi ng oh, ni Sig, inibalikit ang usapan at nagkunwa na hindi napansin ang kanilang pagsagot. Napansin ni Sandria na ibang ipinapakita ni Kate kay Sig. Hindi nito kakikitaan ang pagkainis sa binata. Sa halip ay napakalamdam nito at parang nagsisidyos pa ang kaibigan nito. Nalalaman niya kung sinasadya o hindi ang madalas na pagkakadikit ni Kate kay Sig. Nagdududulat tuloy siya na parang hindi totoo ang sinusumbong nito sa kanya. Kundi lamang sana niya napatotohanan. Pinapormal niya ang mukha. Kung si Kate ay nahuhulog ng loob sa binata, gagawin niya ang lahat huwag lamang matulad sa kaibigan. Kahit pa ang mga mata nito ay nasa kanya, nanunukso.